Minsan, may mga nai-encounter tayo, sinasabi nila, marunong ka ba magmaranaw, magtausog, magmagindanon, o salita ng isang born Muslim? Pag sinabi mong hindi, kanila nga sabihin, ah, hindi ka pala Muslim, dahil hindi ka marunong magsalita ng salita ng Muslim. Gaano ito katotoo? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, karamihan sa atin na mga nababanggit nating ipinanganak na sila ng mga magulang nila, nanay nila, tatay nila is mga Muslim, minsan kapag na-encounter natin silang makasama at nagsalita sila ng kanilang mga lingwahe as a born Muslim at ikaw like for example is balik Islam, kanilang sasabihin sa iyo, so, nag-Muslim ka na. Bakit di ka pa marunong magsalita ng Muslim? So, hindi ka marunong magsalita ng Muslim. Hindi ka pala Muslim. No? Marami tayong na-encounter na ganyan salita. Bibigyan lang natin ng pansin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang mga ganitong klaseng salita na hindi ka pala Muslim dahil hindi ka marunong magsalita ng salita ng Muslim. Malaking question ito. Ngayon ang tanong, ano bang salita ng Muslim? Diba? Question mark na malaki. Anong salita ng Muslim? Magindanon? Tausog? Maranaw? Iranon? O ano pa mang salita ng mga born Muslim? Yun ba yung salita ng Muslim? Bigyan natin ng pansin ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Yes, pinanganak ka, nanay mo at tatay mo is born Muslim. Mga sila Abdullah, sila Fatima, no? So, balit, hindi nangangahulugan na kung ano yung nakagisna ninyong salita, yun na yung salita ng mga Muslim. Marahil naintindihan namin kayo sapagkat akala ninyo yan ay yung salita ng isang Muslim na inyong nakagisnang salita. Nagkakamali po kayo. Bigyan natin ng pansin. Kung ano man ang salita ninyo ngayon, kung ikaw man maranaw, tausog, magindanaw, pansinin mo yung mga Amerikano na mga Muslim, mga Taiwanese na mga Muslim, mga Chinese na mga Muslim, mga Arabo na mga Muslim. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marunong ba sila magsalita ng salita ng magindanaw, tausog, maranaw, iranon? Diba hindi? So, hindi na sila Muslim? No, nagkakamali po kayo. Kailangan tanggalin ninyo yung word na hindi ka pala Muslim, hindi ka marunong magsalita ng Muslim. Ito yung salita ng Muslim, no. Si Propeta Muhammad, ang salita niya is Arabic. Hindi ka marunong magsalita ng Arabic, ay hindi ka na rin Muslim, no. Ating tignan, sino ba ang tunay na Muslim? Sino ba ang masasabi na Muslim? Nabanggit ba ito nang dahil sa salita lamang? Nang dahil sa iyong wika at loga, yung pagbigkas ng mga letra? Doon ba masasabi na ikaw ay isang Muslim? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kailangan matanggal natin ng ganitong klaseng haka-haka. Ang pagmumuslim ay hindi nakukuha sa kung ano man kapagkakatribo mo, ano man ang lahi mo, o ano man ang salita mo. Sana po maunawaan natin yan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da'udu billahi minashaytanir rajim, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum man dhakara wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa kabaila lita'arrafu inna akramakum indallahi athqakum inna allaha alimun khabir. Sabi ng Allah, o kayong mga sangkatauhan, nilikha namin kayo sa isang pares, babae at lalaki upang kayo ay merong pagkakilanlan at ang pinakamalapit sa inyo ay yung merong takot kay Allah at ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nakakaalam ng higit. No? Makapatid sa pananampalatayang Islam, ang pinakamalapit pala kay Allah ay yung may takot sa kanya, hindi yung salita niya, hindi yung kanyang nakagisna na kasasalita. Kaya ang ating lecture ngayon, ating muhadara ngayon, ating paalala ngayon ay yung matigil na yung salita na hindi ka pala Muslim dahil hindi ka marunong magsalita ng salita ng Muslim. Makapatid sa pananampalatayang Islam, maging linaw ito sa bawat isa. Ang pagmumuslim ay ang tunay na pagsuko kay Allah, pagsunod kay Allah, pagtalima sa kanyang kautusan. Pag nagawa mo yan, you are a Muslim. Subalit, kung ikaw ay marunong lamang magtausog, magmagindanon, magiranon ng salita, hindi ka naman nagsasala ng 5 times a day, hindi ka naman nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, hindi ka naman sumusunod sa batas ng Islam, so, hindi mo agad pwedeng sabihin na ikaw ay Muslim kung hindi mo sinusunod ang Allah. Kaya kinakailangan mag-ingat tayo sa ating mga binibitawang mga salita, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Minsan nakakasakit tayo ng damdamin ng tao, napipil niya, ay, hindi pala ako Muslim kasi hindi ako marunong magsalita ng salita nila. No, hindi po. Ano man ang salita ng isang tao, ang pinakamalapit kay Allah ay yung may takot sa kanya.
Inshallah, nawa ay makatulong tong video ito para magkaroon tayo ng pagkakaisa bilang mga Muslim. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At huwag din natin kalimutan mga kapatid na isubscribe sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook page for more videos. Jazakumullahu khair.